Mayong abuntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programa nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Lunes na 28 sa bulan sa Hunyo 2021. Kermin tag 29 no. Masakay na sa 29. Ubay-ubay na itong hisgutanan mga katinig sa akin natibukan ng atong programa nga Tinig ng Bayan. Busa kami nag-imbita ka ninyo o banin ng atong programa kay daghan kitang pag-hisgutanan no? Sa kaso mga katinig sa COVID-19 nga ito agya pong subaybayan na diri sa probinsya sa Cotabato. Medyo taas pagyapon no? Pero kung imo nga tanawon na hinahinay na ni Kunhod ang naasoy nga kaso kung diin na mga katinig sumala pa sa pinakaulahing datos nga gipagawas no sa atoang sa IETF pa Cotabato IETF kung diin na mga katinig medyo ni Kunhod gamay ang ihap nara sa 58 no ang natala nga bagong kaso kagabi. May na lang kay medyo ni gamay-gamay na ang maong kaso apan dili pa sa gihapon na kini kakumpiyansahan kay paspas no mo saka kanaog ang naasoy nga kaso sa COVID mga katinig. Aduna po gika report nga namatay nga taga Kidapawan City kung diin ang naasoy nga biktima mga katinig usa ka tigulang sabagay gulang-gulang na 87 anyos nga lolo ang namatay tungod sa komplikasyon dala sa COVID-19 no. Katinig, alas 6:07 ang atong oras. Atong ginakontak ni atong interviewee karon no. But anyway, sige lang. Pipila po sa mga hisgutanan ang atuang paghahatagan og tagada mga katinig kining kaso no sa pagkamatay ni dating pangulong Binigno Aquino nga gilubungan ni atong nilabayng adlaw nga Sabado. Pero adunay mga nanggawas ng mga istorya. Grabe day ang kasakit no ni dating presidente Pinoy, usa sa mga pinakadato mga katinig unya human namatay gilubong dayon. Unsa kay naa no? Ang usa kasikat sumala sa mga nanggawas ng mga impormasyon karon og pamahayag sa iyang driver nga sumala pa namatay si Pinoy nga wa man daw walay igsoon, walay barkada, walay higala, no? Kung diin na namatay na ginusara sa iyang wheelchair o napay duha ka sesyon sa iyang dialysis mga katinig, ang wala kini na pa-dialysis. Kay nga no, wala na nagtagad sa kanhing presidente, no? Muna yan nakadalag kundi ang mga katinig. Kung wala na gani ka sa power gani, wala na ka-influensya. Usa ka na lang ka walay kwenta alang sa mga mapagsamantala no gigamit ra pud ni si Pinoy oo nya diyan na manggawas ang mga maayong mga pamahayag kung wa na no para makakuha lang og publicity maunay ka matuuran sa atuang mga Pinoy mga katinig. Alas 6:09 ang atong oras. Nag-ring lang itong atong respondent da. But anyway, sige lang no. Kay ubay-ubay pa ni atong hisgutanan. Oo, may nga buntag diha sa mga taga-barangay Balabag, Diris Dakbayan, Kidapawan. Nga nakasubaybay diri sa atong programa no. Kung diin, gwapo ni nga programa diha ni Kapitan Umpan no. Kay katong iyahang
programa nila alang sa livelihood kay dagko tong mga similya sa tilapia ang ilahang nadakpan niya itong nilabayang adlaw nga Sabado. Kung diin mga katinig, nindutog ko aga similya ka itong nga naasoy nga tilapia. Gilupig pa nini ang similya diya sa may Lake Cebu o sa may Lake Buluan Lake, no? Liman ka ni kabat sa kapin na 5 kilos katong usa ka tilapia nga nakuha mga katinig, no? 8 months pa daw gibuhi sa fish pan. But anyway, atong balikan itong kaso ni Pinoy, mo na ngayon nila asa ang mga amigo, higala, mga mayayamang pariente ni dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino. Human na namatay kini nga nag-inusara sa iyang wheelchair, wa may nagda sa iya sa ospital sa dihang pwede punta ma-save nga dapat naasay tapad nga doktor, no, kay daghang sa kwarta, pero wa susama sa ultimong uyamot nga namatay mga katinig, no, ang nasinati ni kaning presidente Pinoy o gadiha na manggawas ni mga istorya nga sumala pa kuno si Pinoy yahang gibalik ang panaghiusa sa mga Pinoy o pag unsa tawag ana ang dissenting gobyerno, mao na yung mga ginasulti nila unsa mga paglantaw ka impormasyon, no, sa ato ang mga ekonomista ni ani si Professor Ramon Delino Jr. atong kauban. Prof, good morning. Si Lloyd Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, magdamaga na sa lahat malagikinig. Oo, naihatid na sa kanyang huling hantungan ng dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino III. Pero may mga lumabas na mga balita na nagtatanong nasaan daw yung mga kaibigan kay mga kaalyado nito sa politika nang mamatay ang dating presidente na nag-iisa lang at nakaupo sa kanyang wheelchair at may dalawang sesyon pa daw ng pagdadialysis nito ang hindi na isagawa. Tila yata inabandona, no? Siyempre, ang dating Pangulo ay nag-iisa sa buhay, ibig sabihin, matandang binata. Pero yun, ang kanyang sinapit. Ano ho yung mga pananaw nyo dito, Prof? Yes, akin naman, we can just speculate, no? Kasi wala tayo doon. We are looking at dun sa mga testimonies ng mga natasamin sa bahay. Kung sinasabi naman natin is, ano, nilalagyan ng kulay pati yung kanyang pagkamatay. Nilalagyan ng kulay politika kung saan. Pero yung mga naturang mga balita at speculation ay lumabas matapos na na-interview daw yung driver nito at yung mga laging kasama niya sa bahay. Yan, napanood din natin yan. May ano naman siya, may mga
ng paraan ano para paano mapabangunan naman yung kanilang mga pangalan sa darating na eleksyon na ginagamit na pati yung pagkamatay ng dating presidente. Yeah, exactly. Sabi ko nga, it's very, very unfortunate na instead lang mag-unite tayo. No? In fact, yun din yung message ng ating presidente na itong 10 days of mourning, sana, no? Isang malinaw ho doon. Prof, maraming salamat sa panahon. Maraming salamat mo, Pai. God bless, stay safe sa Thailand. Apo. Si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Mauna ba sa pag-adulagan ng politika, mga katinig? Tanano ginagamit para sa ilahang pang personal na interest. Pero kung tinuod man, kining nahitabo. Diha ganin mo makita, mga katinig, unsang klaseng mga amigo na Asya o unsang klaseng mga taong nakapalibot sa iyahang monay ginatawag nilag mga mangga. Ha? Mangga gamit ba? Alas 6:16 ang atong oras. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas? Yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papilyari karsinuma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga negative ang resulta sa biopsy. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Mas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium Muabags pag-asenso ang inyong mga baboy, manok o bibe bakaw, kapayo, kanunay, pakana o MMV's Premium aron paspas ang pagkangko maayo ang resulta MMV's Premium maayong magpatubo. Hi, Bess! Busy ka ata ah. Yes, Bess. Eto, nag-urban gardening. Programa natin to sa SK, di ba? Hay nako, Bess. Iwan mo na yan. Punta tayo sa party. Gimmick tayo kasama ang tropa. Uy, pinagsasabi mo dyan. Di ba bawal pa yan? Maniwala ka dyan, Bess. Mag-face mask lang tayo. Lasot na yan. Alam mo ba, Bess, na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil sa pagsuway sa ating mga health protocols, lalong-lalo na sa mga pagtitipon? Hay nako, Bess. Killjoy ka talaga. Bess, mahalaga ang buhay kaysa sa panandaliang kasiyahan. Sa ating mga kabataan, tulong-tulong po tayo upang labanan ang COVID-19. Ito po si Santina Tainan, ang inyong SK Federation President ng Kidapawan, na nanawagan sa ating mga kabataan na maging responsable at mabuting halimbawa sa ating komunidad. Kabataan, kaya natin to! Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayupan mas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabags pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kapayo, kanunay, pakana o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan,
Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang ihang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa ihang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya gipa inom og Yaki Vitamin niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil nakaron niya basta nang taon sa buskos na in taon. Iyan ang Kidiaki Vitamins o Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:21 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Update kita karon sa vaccination program diri sa probinsya sa Cotabato. Ginaauhag na mga katawhan nga naasa A3. Kinsa ba na mga naasa A3 mga katinig katumbang dunay mga comorbidity no nga kinahanglan magpalista na para sa pagbakuna mosunod na pod ang A4. Karon atong kumustahon kung kumusta na ba ang pag-abot sa mga bakuna kay dito sa kauluhan sa Manila mga katinig. Sumala pa sa Octa Research hinay-hinay na nga nikunhod ang mga natala nga mga kaso sa COVID matag adlaw kinitungod kay nagkadaghan na ang nabakunahan. Oy, mayong balita no. Sa tuang nasod kapin 10 milyon na no. Kapin na 10 milyon na ang nabakunahan nga natagaga protection batok sa COVID-19. Atong bisita karong buntaga si Dr. Edvergina Montanier, ang atuang Regional Vaccination Program Manager. Ma'am, good morning, Doc. Si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Hello sir, good morning and good morning to all listeners. Opo, thank you so much sa time Doc ano. Kumusta po ang ating ginagawang vaccination program po ngayon dahil sa probinsya ng Cotabato nasa A3 pa lamang po kami. Tawag rito hindi pa rin daw sapat yung bakunang dumarating. Actually, sir, tama po kayo. Lahat po tayo sa Region 12, we are still inoculating sa A4 po, kailan po sila inaasahang mababakunahan po? So ngayon po, wala pa po update from the National Vaccine Operations Center. Kasama po tayo doon sa A4. Still ongoing pa rin po lang. We all know that we still have limited supply of vaccines, so we can go into the next step. We need to finish muna lahat kung kaya 100% of our A1, A2, and A3 na mabakunahan prior po mabigyan po natin ng bakuna yung ating mga A4. But then, ngayon po, sir, tapo kayo, we are now on the process for the majority of our recipients for the sa private po especially sa mga poor at yung mga nasa essentials
saan po sila lalapit para makapagpalista na rin po? Actually po, ongoing na po yung master listing ng ating mga different local government units. Uh-huh. Pumunta po sila doon para po mabigyan po sila ng template. May template po kasi tayo dyan kung paano po yung tamang pagma-master list ng mga personnel ng different agencies, mag-government man o mag-private. Mm-hmm. But like what po yung sinasabi po namin, if one na nasa A4 or essential workers po natin belongs to senior citizen or with comorbidities, pwede na po sila magpabakuna. So, hindi na po sila. Doon po sa A3 na mayroong comorbidity, sino-sino itong qualified sa pagbibigay po ng bakunang ito? Okay. An example po ng ating mga comorbidities is yung po may mga hypertension, may diabetes, mm-hmm. may TB, may mga autoimmune disease, like example po may HIV, yun po may mga cancer, ay ito po mga cancer patients. May mga kidney disease, yung sequence po comorbidities. But iilang present ng proof that is medical certificate or prescription in the last 6 months ng inyong maintenance. If na-admit po kayo sa hospital, yun po yung inyong po discharge summary. Pwede din po yung surgical history or yung abstract po natin. And if ever po meron po tayong mga autoimmune diseases, cancer patients na ongoing po yung therapy po at this time, yun po nag-take po ng mga steroids, kailangan po ng medical clearance po yan from their attending physician. Mm-hmm. But the rest, hindi na po natin kailangan. But to present either medical certificate or yung sinabi ko po kanina. Uh-huh. Doc, ano ho bang bakuna binibigay doon sa mga mayroon pong comorbidity? Kasi ngayon, marami pa rin po ang hindi natatakot doon sa AstraZeneca na meron pong mga comorbidity. We are still giving po sa ngayon po Sinovac po yung available natin, but even if you have comorbidities, AstraZeneca is safe din po. Hmm. Siguro marami lang po talagang fake news na lumalabas. Uh-huh. And yung previous po na issue with AstraZeneca, but the WHO and our experts are telling us na it's just a limited number of persons lang po yung nagkaroon ng thromboembolic disorder. There was po, wala naman pong problema. So let's read the cons and the pros of everything. So sa nakita naman po natin mga data, even here in the Philippines and abroad, mas marami pa rin po nagbe-benefit ng ating mga COVID vaccines. Kaya po, sana po, if ever yung ating po mga recipients, paki-divulge po ng lahat ng inyong information para po alam po ng ating mga screeners, lalo na ating mga doctors, kung kailangan po ba kayo mabigyan at that time na pumunta po kayo sa vaccination site, or kailangan po munang i-deferred yung inyong pagbabakuna at kailangan po kayo makita ng isang expert or consultant with regards with your current history po. Mm-hmm. Doc, may lumabas po na bagong balita ngayon about naman doon sa Pfizer sa ibang bansa na nag-develop daw ng sakit sa puso after how many weeks yata lumabas o months ano yung nasabing ano, pero nabibilang lang din naman sa daliri yung mga kasong yon. Ito ba ay napag-aralan na rin po ninyo, na iparating rin po sa inyo yung ganitong klase mga latest update sa epekto ng pagbibigay po ng Pfizer?
Actually po, like, na yung sa AstraZeneca, it's just the same with Pfizer. Isolated cases naman po din. So, I haven't read like any vaccine or any medicine. Wala naman po 100% protected po tayo. There's still, yung protection po na naibigay. Pero sa buong Region 12 na nabakunahan po, kumusta ang inyong monitoring? May mga maliban doon sa mga napag-uusapan na natin na mga minor adverse effect o may mga iba pang mga adverse effect po sila na lumalabas po ngayon na inyo pong na-monitor? Ongoing po yung monitoring po natin sa lahat ng recipients po ng bakuna because our monitoring po kasi is within 1 year. So, we'll monitor po naman po. We have this committee studying or confirming if it is really vaccine-related or not. So far naman po, sa lahat po ng mga cases po natin, like the moderate or severe case po natin AFI. So far, the committee have decided or studied that it is not vaccine-related. So, kaya nga po, lagi po natin sinasabi to give accurate information po of your health status bago po magpabakuna. Opo, doon po sa mga buntis, ito, may mga doktor po, may kakilala kasi ako na buntis, ang sabi niya, may doktor siya, isang doktor niya na pinapayuhan siya na magbakuna. Pero yung isang doktor naman niya, pinapayuhan siya na huwag ka magpabakuna. Ano bang dapat dito, Doc? Kasi pag sinabi natin buntis, sensitive yan. At hindi yan basta-basta binibigyan ng anumang klaseng gamot. Okay po. We already have released an ARVOC advisory last week to allow our pregnant breastfeeding and those who wants to get pregnant. Yung hindi lang po talaga namin ina-allow po with any vaccine or with any kind of vaccine. Ito, doon po sa, especially sa pregnant women. Habit muna ng mga 4 months old yung kanyang dinadala o higit pa? Yes po, 4 months to 9 months because first try is first the first 3 months po kasi ng pregnancy. Okay. Bakit hindi pwede bigyan yung nasa first quarter po? Dyan pa po kasi i-develop yung fetus. So, hindi po kasi na, ano, if it would lead to Doc, kailan tayo inaasahan na may darating na mga dagdag na bakuna? Kasi kung titingnan mo ang mga balita sa national, ang sabi, marami nang darating na bakuna na supply sa susunod na linggo bago mag-end daw ang June at pagpasok ng July. We had a meeting yesterday po with this ENVOC.
We were told na may parating pong mga bakuna. Uh-huh. What we did po yung sa ating previous kasi nga po, we have we within the region. Oh, kasi ang Cotabato province ang pinaka may highest na ngayon na number of death, ano? COVID-19 related death. Tsaka isa rin sa mga may mataas na kaso. So ang probinsya ng Cotabato ay mapapabilang ba doon sa mabibigyan ng mapapaprioridad sa tatanggap po ng ano, ng bakuna? Okay po. For the entire region po, we are not at high risk for COVID. Mm. If we will see po doon sa list po naman with the average daily attack rate, it is really Jensen, Corongal City, Santo Niño. Hindi po siya nakasunsunod po yung mga habang. Din po ang kaso, hindi ba siya napasama doon? Actually po, bumababa po yung cases ni Woodsayo compared with the power. Oo. Doc, may problema daw yung pag-distribute ng Pfizer na vaccine dahil sa kakulangan ng ano ba yon para sa storage nito. Anong problema ninyo doon sa pag-ano, Doc? Pag-distribute po ng Pfizer na bakuna? Actually, sir, for the region, we really cannot accommodate Pfizer, Moderna. Kasi po, yun po ating refrigerator, hindi po siya fit doon sa proper storage po ng ating Pfizer. Because Pfizer needs negative 70 to negative 80 because kailangan niya po ng ultrasonic refrigerator. And no LGU or RHU in the region and even po the regional hub is capable po of storing it kasi we only are capable of storing all vaccines with plus 2 to plus 8 degrees Celsius po. So ano po ang plano ho rito ng regional office? Even po if the regional office would procure for the Pfizer or Moderna. Sa ibig ng presidente na dalhin yung pagbabakuna sa bawat tahanan o sa barangay, posible ba kaya itong mangyari po sa atin sa Region 12? Actually po, ginagawa na po natin yan, especially po doon sa ating Zika. Pinupunta po ang ating vaccination. Temperature of our vaccine is 19. Also po, we have already released an advisory.
Ano po yung bakuna binibigay po sa kanila? Kasi yun na nga, kailangan ma-maintain yung temperature para sa storage po ng bakuna. What we have now, sir, is AstraZeneca or Sinovac. Oh. Pero... Astra, yun na yun dap. Batay sa advisory, yun na yung kabilang ba sa mga mag-expire sa katapusan ng Hunyo? Ito na yung naibigay lahat? Yes, but so, yes sir. Lahat po ng ating AstraZeneca have already been inoculated. It doesn't mean naman po if mag-expire siya ng June, wala na po effect yung ating bakuna. Still, there is a 90% it is effective po. Hmm. Okay. Sabagay, may mga ano naman po yan? Allowance po na 2 buwan ba yun? We don't consider that one, sir. We usually do if ever, even po sa mga gamot, po, if the expiration is July, that means up to July 31. But we made sure that, those vaccines or medicines shall be given prior to the expiration po. Wala po tayong sinasabing, lahat yun, naibigay na lahat sa ating mga kababayan. Yes po, matagal na pong ubos po yan, sir. Mm-hmm. Doc, maraming salamat po ano, sa panahon binigay ho ninyo sa ating programa. Baka may mga dagdag po kayong mensahe, especially doon sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay nagdadalawang isip pa rin na magpabakuna at namimili ng bakuna. Okay po, thank you for this opportunity. I am appealing to everyone that magpabakuna na po tayo. Our vaccine won't give us 100% protection na hindi na po talaga tayo magka-COVID. But if we will be given the complete dose of the vaccine, it would guarantee na if ever man magka-COVID tayo, it is just a mild form. Hindi po tayo, as you can see po ngayon, marami pa rin po tayo health workers na nagkaka-COVID, but there are no reports of high cases of deaths within our healthcare workers. So, it is really one of the protection, but like what I've said, no vaccine or medicine would give us 100% protection. Also, kung hindi pa po kayo nagpapamaster list, pumunta na po sa pinakamalapit na vaccination hub para po magpalista at ma-schedule po yung bakuna. Whatever is the brand on hand and whatever is the brand in your arm is our best way to protect ourselves, our family, and the community against COVID-19 pandemic. So let's have a share in the end of this pandemic. Kaya magpabakuna na po tayo. Oho. Doc, maraming salamat po sa panahon binigay po ninyo sa ating programa at sa muli magandang umaga po. Okay, sir. Good morning. Good morning po. Thank you so much. Si Dr. Edward Jane Montanier, ang Regional Vaccination Program Manager, kalabot ni ining pagpadayon nga vaccination program sa tuang gobyerno. Kung diin na mga katinig, no, adunay mga maayong balita na, no, dito sa kauluhan. Sumala pa sa Octa Research sa pinaagi ni Dr. Gibo David, no? Sumala niya nga hinahinay nga ng kunhod ang daily cases, no, sa COVID-19 na nasa 650 na lang, no, ang average daily cases sa National Capital Region. Kini tungod kay usa sa mga nakita nini kay daghan na ang nabakunahan, no? Dili tungod halos daghan na sa population ang naigo sa COVID, kundi mas daghan na ang nabakunahan, no? Gani dito sa ubang lugar sa NCR, mga katinig, 24/7 na ang able, no? For example, kining mega vaccination site sa Taguig, hapit ng sugdan ang 24-hour nga pagbakuna sa mga katawhan, especially sa mga naasa economic frontliners o naasa A4. Pero kita diri A3 pa lang, mga katinig, unya ang dili maayong balita kay di kita matagag bakuna nga Pfizer og Moderna tungod kay
way katakos ang atuang mga local government units ingon man ang DOH para sa storage no sa naasoy nga bakuna. So may itong uban nga taga laing lugar, for example mga taga Davao no, sa mga Chusi. Kaya doon ako yung mga kaila nga ang gibakuna sa ilaha ang Pfizer no. Kay tungod dito sa Davao mga katinig, way problema kay doon naman sila katakos. Dako mang pondong gihatag dito para mo palit og kining refrigerator para sa pag-storage sa naasoy nga bakuna. Pero diretso wa tay katakos, so wa tay mahimo ni ana kung dili mudawat na lang kitag Pfizer ay kining bakuna ba sa tawag niya bakuna alang sa bakuna na lang no, alang sa kining sa tawag tong bakuna Sinovac o kining AstraZeneca na lang. Oo. Alas 6:47 na. Makatinig alas 6:43 sa ato oras, padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan o karong buntaga. Ato ang makauban si Barangay Balabag Chairman Eduardo Umpal para atong hisgutan mga katinig katong atong na-mention kaganina no. Katong dako kayo nga tilapia kini part magunis sa ilahang livelihood program kung diin ang atong makaigsuunan diha sa may Balabag adunay ginahimo nga programa para adunay igong makaon no. Atong kaubang karong nga buntaga si Balabag Barangay Chairman Eduardo Umpan. Kap mayong nga buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Tinig Bayan. Tinig ng Bayan. May buntag, Kap. Hello, Kap. Ay, buntag, sir. Ah, may buntag. Oo, medyo na-amaze me, no? Gantong inyuhang gipakita sa inyong Facebook. Katong gilike-like na kung adako kayong isda ng tilapia. Niabot ang 5 kilos. Asa ba ito na-dakpan ninyo, Kap? Diyara ito sa among itong among pispan. Apil sa mong kano, yun ang ginaplano ng mga resort, pero naimpispan siya ang kamarag farm tourism siya ba? Aha. Ah, so bali part sa eco-farm nga kuan nga kanang inyong peace fund diha. Inyong itong binuhi? Amo ang itong binuhi, mga brother man gusto siya. Ah. Pero katong asimilya ito, murag abnormal siguro to, kasi aram po ito isang adako. Amo ba? Pero ang kalagmitan po sa kauban po, nagi sa tag 2 to 3 kilos gina mo ang kuan, mga brother. Mm-hmm. Kaya nakita na, daghan ako nakita ang mga klase-klaseng mga tilapia diya sa Buluan Lake, diya sa Lake Cebu. Mas lahi yun ang inyohang tilapia diya kay dakugid kayo. So, sa unsa gi-harvest ba niyo itong tilapia ninyo, Kap? Kuan, ganang gibali na mo to sa katong bag-o na mo nga gipang-repair na dapat mga 23 mo nakakahon akong pispan sa una, gikan pa sa akong ginikanan. Oo. Dahil ako na yung nag-develop o kuhan pa dayon. Nag-ikwan po na ako sa asosasyon, sa organisasyon, gipadap. Sa Madagma? Madagma as communal farm na mo. Oo. Murag farm tourism siya ang design. Ah, okay. O na nga, bago na repair, mura ka itong nakakuha, namang gipang transfer mm-hmm. para madaghan siya kay basig makulangon niya inipagabot kung nana mag, pwede na mag-open sa tourism. So, kining naasoy nga tilapia katong 5 kilos buhi ito ron, mo itong ginakuha ninyo si Milya na? Mo na ito ginakuha na si Milya. Sa ganap ito gliwat? Mo ba? Kaya pag-abot sa panahon na amo nang ipabingwit-bingwit sa mga turista nga magsuroy din sa mga lugar. Kanindot, no? Apoy African hit. Oo. Mo nang kwan. African hit.
So sa kasamtangan, ginapadago pa kini mga liwat ni ini. Mga kanus ang target ka pwede ablihan ni sa mga turista nga pwede nang bingwitan? Magdepende sa katong makuha na naman. Normal ang gamay ng COVID. Stricto pa man good. Kasi mga sunod na siguro, normal na siya. I-open na gina sa tanan. Para sa tanan niya mga turista. Pero kung sa plano ninyo, mga tagpila ka ang per kilo ani? Ang mabingwit ni mo, tag 150 ang kilo ana, kay risko man, nabuhi. Para challenging lang mga sa mga turista, kay bingwit-bingwit. Tinod-tinod. Actually, kiningingani nga sistema, kinipod ang kami, ano, sa pamilya, mapod yung mong hilig, mamingwit, dayon, ipa, katong imong kubit, mabuto imong ipaluto, may isudan, no? Daghan po nang mahilig ni ini. So 150 okay na, barato na kay na, no? Barato na kay na kay nang amo man to gisting ano sugba. Oo. Kami gyud siya glami kay ang kanang mo adya nga kuan. Gisagol na mo plotter pero sa una ginasagolan po na ako na usay pakaw kanang udlot sa kamote. Mm. So say mukuan po kanang grabe. Mga root crops, ipakaon na para na madagko na kayo nga tilapia, kinanglan na sa katong gahigay gamay nga pagkaon. Pwede na nimo pakaon og kamote, root crops. Mao ba? Unsa kalapad ng fish pa ninyo di akap? Mga kwan ka kahon, mga 23 ka kahon. 23 ka kahon. Ah, lahi-lahi ni sila. Mga unsa kalagpad po ng isa ka kahon? Naay mga na dili pa riyan ay 60 by 20 meters napoy 10 by 15 katong para sa Africa nito mga 60 by 20 meters ang kalap doon. Unsa ning ilalom niya? Ang ilalom ani kap, unsa ning ilalom ani? Unsa ning gisemento ni ilalom ani o yuta lang gyud? Wala, yuta lang kay para libre sila makalubong-lubong pod. Ah, dili ba lang sa? Dili ba lang sa? Adili man, dili. Kay nakabenta diri sa moa. Kay ang gigamit nito big drinking water diretso man gud sa spring. Spring ay oo. Oh. Flowing. Amo ba? Oo, nang presto. Makita ra gyud nimong isda nga maglangoy-langoy kay mo sa dili man hugaw ang tubig, mainom man ang tubig. Mm-hmm. Nindot no kay ang anak nindot diha kay flowing siya. So dili mapundo ang tubig, so limpyo gyud ang isda. Alimpyo, pwede ra ka magpap... Kami sa una, kami dire, napapait po may tilapia. Ha? Papait? Papait. Lami ka papait po ng tilapia. Di lang ni mo, kuan, nagtsuna ni mo, kuan, imbisan lang ni mo. Oo. Ay na kuwag tinay. Kaya dito ta na ng vitamin sa tinay. Oh. Marag, papait sa papait. Marag ka ng kuan, marag ka ng bangus ang style gaya po, no? Inigluto, di na kuwaon ng tinay. Ahasang na lang. Oo. Kay kumpiyansa mi dire kay limpyo man kay tubig ang yang gilangoy-langoy yan kay kwan man gikan man sa mainom nga tubig dili man pok. Oo. Tinaw man kayo nakargado pug bato dire pod. Ah, okay. Pero katong nadakpan ninyo nga 5 ka kilo, kapin 5 ka kilo no, ang isa ka ang katong isa ka buok. Kaning pila ka bulan to gibuhi? Karaan na to kay dugay-dugay mga kwan na to, subda tuig na to. Ah, okay. Mga anak ato, ito may mga kampa, dalira kayo, may 8 months, tag 3 kilos na. Ang 8 months, 3 kilos? Oo, 2 kilos, 3 kilos. Pero usually... Itili sa pagkaon, kinanapakaon ang ganyan mo. Oo, usually, kanang tag 4 months, pwede na masugba, di ba? Ang 4 months na nasa mga tunga sa kilo, ana. Oo, pwede na. Bisag 3 months, nanay, pwede makon. Nanay, pwede masugba. Kung paksi-paksi ulang ka, o sa bawan, pwede na 3 months. Aha. Eh, medya kilo na na siya. Okay. Halimbawa, Kap, mo ato lang di, mamingwit, da, iuli. Dili di aluto ng tilapia. Pwede ba? Kung sakasakali man, mag-abli na. Adili po, pwede. Sakit po na ang kung lower ng tilapia mong pasakitan. Tapos, iuli ra siya. Dapat kung bingwito na yun mo, hindi mo lagi ng kwaon kay... Lower man po, sakit. Masakit na samad o masamdan. Ah... So I mean, oh, halimbawa ba kanang kuablihan ng inyong hangkuan kay plano man na ablihan sa mga turista,
Then halimbawa maturan sa dia mamingwit, katong ilahang mga biningwitan, ilahang paliton bayra man gina nila no kay di na pwede iuli istubig kay mamatay itong tilapia kay nasamaran na no. Pwede po di uli dili na lutuon diha, okay ra. Pwede ra. Kan i-open mo na bisag diri sa among barangay. I-open na mo sa tanang tao dire nga magkuan para di na mamalingkit to sa kidapawan. Bitaw no kay dalakuan kay. Kung sa mamiliting po sila. Correct. Sila. Correct. Kana kay presko pag yun, lami yun, no? Oo. Kap, salamat yung kayo, ha? At least na-share ni mo sa mua ang imuhang pagpadako ni imuhang tilapia. Pero unsa usually ginapakaon ninyo nga nung niabot nga nakadako? Katawagay nga ako nga, kwan. Usay kaonon sa gabi. Una kay kamutihan. Itong daon sa kamuti, pwede pakaon. Una kay kamuti gitanom, eh kinanglan man guna siya giro katabitang gahay-gahay na ipakaon. Kaya dagko na. Dagko man gud-sagod. Di nakakaya kung plotter. Murao kalas kayo giyod. Kalas kung plotter, magasto kag mayo. Pero kabalo ka mag-discarte, mga root crops, pakaon sila. Kusok mo na mga aon. Kaya mga dagko. Kung dagko sila, kung dagko po kaon. Mayo po no kay Kwan, at least healthy po nang ginapakaon sa ilaha. Munang limpyo gyud. Kaya ang uban mga god, kay numduman dito sa Davao, gusto nila lami o dali mo dagko katong ilahang mga hito o mga tilapia, ginapakaon na nila mga double dead nga mga manok, ana, o dili ka na mga baboy. So sa inyo ha, at least organic ang pagpadako niini. Okay, bisag mo adre organic yun may kaya na may gardenan po ng mga organic gulay. Kalisod man pinapakaunan mo ka ng mga karne mga kuan, mga double dead. Kaya, ang bakterya na o kuan, makakuantag sakit nun na imbes gusto na to healthy. Basig mo pinunungdan nga magkasakit ha. Kaya, wow, good. Kap, salamat kayo sa igayon na o gamayong buntag. Daghan po kayo salamat, sir. Pasensya na kay karon pa gyud ko na uli sa hospital. Way problema, way problema, kap. Sige. Salamat jud kay kap og mayong buntag. Thank you so much po, apo. Mayong buntag, sir. Apo. Mga katinig, inyong nabati ang barangay chairman sa barangay Balabag, si barangay chairman Eduardo Umpan. So, swerte kayo, no? Kay talagsaon, mga katinig, kay ako, kanunay ko nagapalit og tilapia gikan diha sa may Buluan Lake og diha sa may Lake Cebu. Waagi ko kapalit pag ingana kadako ba ni abot og 5 kilos pero talag saon ra pud to no mo ra pud tong nakuha nga kung di ni abot og 5 kilos pero kung ingana ang kanunay mga katinig pakauno ni mugdaghan way puruhan nga mudaghan pa no dili lang siguro usa kay kini brother man so inakaagliwat. So ang iyang mga kaliwat, posibleng mas mudagko pa. Sa kasamtangan, adunan daw maabot o gatag 3 kilo kapin ang iyang mga kaliwat. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 6:58 na mga katinig ang atong oras. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
extended hanggang June 30 ang sale ng RGO Japan Surplus. Kaya tara na! SSS, pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0933-825-0036. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Do you want to achieve your dreams through quality but affordable education amidst the pandemic? Then, enroll at Colegio de Quitapawan. We are New Normal Ready. Courses offered: BS Criminology, Nursing, Elementary Education, Midwifery, Hospitality Management, Information Technology, Computer Engineering, Computer Science. Colegio de Quitapawan also offers a Junior High School with ESC Grant and Senior High School with Voucher Program. Scholarship grants available. No tuition fee increase for school year 2021 to 2022. For more information, please visit Colegio de Quitapawan or call telephone number 0645771340 or cell phone number 0942345530 or Facebook page Colegio de Quitapawan CDK. Hurry! Enroll now at Colegio de Quitapawan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 7:01 na ang atong oras. Wa na kita igong oras sa atong programang Tinig ng Bayan. Daghang kaayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa ato ang programa. O gamusunod ang atong alas 7 balita. Maing buntag kaninyong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Quitapawan City, 105.7. Oras alas 7:02 na. Time check.